You're turning 33 next month. May bala ka pa bang mag-asawa at magkanak? Napaismit na lang si Oliver nang marinig iyon sa kanyang daddy, na prenteng nakaupo sa sofa at katabi nito ang mommy niya. Matapos ng ginawa ni Miel sa akin, umaasa pa rin kayo na mag-aasawa ko? Ngumisi siya. Mas gugustuhin kong tumandang binata kaysa mag-asawa. Ayoko nang magtiwala sa mga babae na yun, Dad. Sinasaktan lang nila ako sa huli. Pagod siya galing sa trabaho, tapos ito ang bubungad sa kanya? Mas maiging hindi na lang siya umuwi rito. Kung alam niyang mauulit-ulit ang ganitong paksa, mas gugustuhin na lang niyang manatili sa kondo niya. Anak, 3 taon ang nakalipas. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Wika ng mommy niya nang ibaba nito ang librong hawak. Binasa ni Oliver ang mga labi gamit ang dila bago napakawala ng malalim na buntong hininga. Mom, yung sakit na idinulot sa akin ni Miel, nandito pa. Dinuro niya ang puso niya. 5 kaming nagsama. I thought she's the one, but I was wrong. Sa loob ng maraming taon naming pagsasama, makikita ko lang siya na nakapatong sa kaibigan ko. Hindi niyo po ba nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko? Please, don't invalidate my feelings. Habang buhay nakabaon ang sakit na iyon sa akin. We're not invalidating your feelings, Oliver. Saad ng daddy niya. Ang amin lang, wala na sa kalendaryo ang edad mo. Sa tingin namin, oras na para maghanap ka ng mapapangasawa mo para makabuo kayo ng pamilya. Sunod-sunod umiling si Oliver at tinungo ang hagdan. I'll try. Walang buhay niyang tugon. Nagpatuloy lang si Oliver sa paglalakad hanggang sa makapanhik na siya sa kanyang kwarto sa 2 palapag. Ipinatong niya sa kanyang lamesa ang mga gamit niya at walang ano-ano'y ibinagsak ang sarili sa kama. Wala namang problema kay Oliver kung tumanda siyang binata. Mas gusto niya nga iyon dahil na-trauma na siya sa ginawa ng ex niya sa kanya. Natatakot na siya sa commitment kaya imbis na ituon ang atensyon dyan, mas pinaigi na lang ni Oliver ang propesyon niyang bilang isang architect. Pagod siya ngayon kaya kahit hindi nakakapagpalit ng kasuotan, hinayaan niya pa rin ang sarili na lamunin ng kadiliman. At nang magising siya, hating gabi na. Pumanaog si Oliver sa kusina at sandaling kumain bago bumalik sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang design na ilang araw na niyang pinagkakaabalahang gawin. At dahil weekend naman kinabukasan, napagpasyahan ni Oliver na bisitahin si Dave, isa sa mga kaibigan niya. Kamusta ka naman, Oliver? 1 din tayong hindi nagkita. Pareho tayong busy kaya hindi na bago ito sa atin. Unlike noong college days natin na halos araw-araw tayong magkasama. Natatawag anas ni Dave nang umupo ito sa harap ni Oliver. Dala ang isang bote ng rum. Kasalukuyan silang nasa swimming pool area ng sandaling iyon. Ayos naman ako. Ikaw, kumusta ng buhay may asawa at may anak? Si Oliver na ang nagsali ng alak sa mga baso. Mahirap pagsabayan ng pamilya at trabaho. Pero sa totoo lang, mas prioritize ko ang pamilya ko. Nako, si Lian, buntis ulit. What? Napumulagat si Oliver sa tinura ni Dave. Buntis ulit si Lian? Hindi ba kapaniwalang tanong ni Oliver kapag kuan? Oo bro, masusundan ng panganay namin. Magtatampo na si Daniel sa inyo. Nangingiting saad ni Oliver at sumimsim sa baso niya. Tito Oliver! Sigaw ng isang bata sa hindi kalayuan. Si Daniel ito, ang panganay ni Dave. Nagtatakbo ito patungo sa kanya at nang makalapit, agad itong nagpakalong kay Oliver. How are you, kiddo? Tanong ni Oliver kay Daniel. I'm good, Tito Oliver. That's good. How's school, ha? May nangbubuli po sa akin. Nakangusong sagot ni Daniel na nagpamulagat kina Oliver at Dave. Daniel, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dyan? Kung hindi pa dumating ang Tito Oliver mo, hindi ko pa malalaman. May galit na bulalas ni Dave. Sinong nangbubuli sa'yo para mapagsabihan ko? Anito pa. Si Tristan, Daddy. He pushed me. Biel! Sigaw ni Dave. Makalipas ang ilang minuto, humahangos na dumating si Lian. Ano nangyayari dito, Dave? Nakunot noong tanong ni Lian. Binubuli ang anak natin. Ano ba yun? No. Iling ni Lian.
I'll call her teacher. Good. Sama mo si Daniel. Ayoko ma-expose siya sa bisyo ng kanyang ama. Napairap na si Leah ng sandaling iyon at inaya na si Daniel na pumasok sa loob. Samantalang si Oliver naman ay sunod-sunod na napailing at tumungga sa baso niya. You have a precious family, bro. Anas ni Oliver. Hindi niya napigilang mainggit kay Dave ng sandaling iyon. Kaidaran niya lang ito pero may asawa at anak na ito. May paparating pa. Samantalang siya, ni girlfriend, wala. Siguro nga tama ang magulang niya. Wala na sa kalendaryo ang edad niya. At sa tingin niya ay oras na para maghanap ng mapapangasawa niya. Pero sa totoo lang, ang gusto niya lang ay magkaroon ng anak. Ayaw niyang mag-asawa dahil nga galit siya sa mga babae. Mapanlin lang sila. Mamahalin ka sa una, pero sa huli, lolokohin ka lang pala. Katulad na lang ng ginawa ng ex niya sa kanya. Nagtiwala siya, pero niloko pa rin siya nito. Napabuga na lang ng hangin sa bibig si Oliver at ipinagpatuloy na ang pag-iinom. Bakit pa kasi hindi ka pa maganap na mapapangasawa mo? Maya-maya pa'y untag ni Dave. Maraming babae sa mundo, bro. Gusto mo hanapan kita? It's not my priority, Dave. Ang gusto ko ay magkaroon ng anak. Para magkaroon ka ng anak, dapat may asawa ka. Di ka magkakaanak kung wala kang asawa unless willing kang magampon. Napangisi si Oliver. Bro, hindi ako mag-aampon. Ang gusto ko, sa akin mismo manggaling ang anak ko. Natawa si Dave. Kaya nga, maghanap ka ng mapapangasawa mo. Buntisin mo. E di may anak ka na. Dugot laman mo pa. Hindi mapigilan ni Oliver ang matawa sa mga tinuran ni Dave. Hindi na niya pinansin ang kaibigan at inubos na lang ang laman ng baso. Napatuloy sila sa pag-iinuman hanggang sa pareho na silang malasing. At dahil hindi na kaya ni Oliver ang magmaneho, sa bahay na lang siya ng mag-asawa na tulog. Nang magising siya kinabukasan, umalis din kaagad siya. Subalit sa kasamaang palad, habang binabagtas ni Oliver ang daan patungo sa kondo niya, bigla siyang nasiraan ng sasakyan. Nagmamadali pa naman siya dahil kailangan niyang tapusin iyong design na ilang araw na niyang ginagawa dahil bukas ay kailangan na iyong makita ng kliyente niya. Mabuti na lang ay may malapit na repair shop kaya pinaayos na ni Oliver ang kanyang sasakyan. At dahil matatagalan pa iyon, iniwan niya muna ang sasakyan niya at para mapabilis ang pagbiyahe, sumakay na lang siya sa MRT. Nakatayo siya habang mahigpit na nakahawak sa poste na nasa gilid niya at sigusigundong sinuri ang relong pambisig niya. Marami siyang kailangang gawin ngayon kahit Linggo. Sa kabilang dako naman, dali-daling pumasok si Jade sa kumpanyang pinagtatrabuhuan niya. Kahit humahangos, hindi pa rin niya nakalimutan na batiin si Kuya Nestor, ang gwardyang kaklose niya rito. At habang naglalakad patungo sa palapag kung saan ang station niya, nakasalubong niya ang katrabaho niyang kakatapos lang sa kanyang shift. Good evening, Jade! Papauwi na kami! Papasok ka pa lang! Natatawang saad ng isa sa mga kaklose niya sa kumpanya. Oo nga eh! Ingat kayo sa pag-uwi niyo! Tugon ni Jade. Nagtanguan ang mga ito kaya naman nagpatuloy na si Jade sa paglalakad hanggang sa nakarating siya sa palapag kung saan sila nagtatrabaho. Dali-dali niyang dinako ang kanyang posisyon at tumupo roon. Magandang gabi, Jade! Bati ni Wenny, isa sa mga ka-office mates niya. Magandang gabi rin, Wenny! Pabalik na bati ni Jade kapag Kwan ay isinuot niya ang headset sa ulo niya. Ilang segundo pa lang ang nakalipas, may tumawag na agad sa kanya. Bumuntong hininga muna si Jade. Sunod-sunod na lumunok ng laway at malapad na ngumiti bago sinagot ang tawag. Thank you for calling 24/7 Customer Service. This is Jade. How may I help you? Nagtatrabaho bilang isang call center agent si Jade sa isang kilalang courier company rito sa Metro Manila na kung tawagin ay 24/7 Express. Magdadalawang taon na rin siya sa serbisyo at kahit mahirap, kinakaya niya para sa pamilya niya. Graveyard shift ang tawag sa oras ng pagtatrabaho ni Jade. Simula alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga ang trabaho niya. Mahirap sapagkat puyat ang kalaban niya
Kaya kapag sa umaga at tanghali, natutulog siya para naman makabawi siya sa mga oras na hindi siya natutulog. Risky, oo. Pero para sa pamilya niya, gagawin niya ang lahat lalo pat may kinakaharap sila ngayon na isang malaking problema. Nakasangla sa bangko ang kanilang bahay at kailangan nila iyong matubos sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, kukunin iyon ng bangko. Kaya nagpupursigi si Jade para makaipon ng malaking halaga ng pera sapagkat hindi niya maatim ang sarili na tumira sila sa kalsada o sa kung saan man sila dalhin ng mga paan nila. May naipon naman sila, subalit hindi pa iyon sapat kaya nagpupursigi si Jade makaipon lang ng sapat na pera para mabawi ang ari-arian nila. Gusto ko makausap ang supervisor mo! Nanggagalaiting sambit ng kausap ni Jade sa kabilang linya. Galit na galit ito ngayon. Hindi na bago para kay Jade ang ganoong sitwasyon. Sa katunayan, normal na sa kanila ang masigawan ng mga tumatawag sa kanila at imbes na magpa-apekto, mas pinili na lang nilang maging kalmado kahit maski sila'y gusto ng manggalaiti. Respeto sa isa't isa ang isa sa mga bagay na kailangan nilang sundin sa kumpanyang ito. Nagpatuloy lang sa pagtatrabaho si Jade hanggang sa matapos na rin ang shift niya. Nag-ayos na siya at nagpaalam sa mga katrabaho niya bago pumanaog para makauwi na. Sa Cubao nagtatrabaho si Jade at sa Makati pa sila nakatira, kaya para mabilis ang biyahe ay sa MRT na siya sumakay. Habang tahimik na nakaupo, bigla na lang tumunog ang cellphone niya kaya kaagad niya itong kinuha. Nang makitang tumatawag ang mama niya, agad niya itong sinagot. Anak! Umiiyak na bungad ng mama niya. Ano pong nangyari, mama? Bakit po kayo umiiyak? Nag-aalala at naninerbiyos na tanong ni Jade sa mama niya. Anak, wala na yung pera natin! Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Ho! Ano pong nangyari? Tumaas na ang boses ni Jade ng sandaling iyon at dumating na sa punto na may tumitingin ng mga tao sa gawin niya at isa na roon si Oliver na nakatayo sa harap ng babae. Palihim na nakababa ang tingin ni Oliver kay Jade habang pinapakinggan ang mga sinasabi nito. Anak, na-scam tayo. Nangako si Bestie na papalaguin niya yung pera natin pero hindi ko na siya makontak. Wala nang paramdam si Bestie, anak. Ano po? Nag-invest po kayo nang hindi niyo sinabi sa akin? Magkano pong binigay niyo? 5 milyon, anak. Po? Halos bumagsak ang panga ni Jade nang marinig iyon. Nag-invest po kayo ng 5 milyon tapos sasabihin niyo po sa akin na hindi niyo po makontak yung kaibigan niyo? Mama naman! Pasensya na, anak. Gusto ko lang naman naming tulungan eh. Hindi namin inisip ng papa mo ang maaaring mangyari. Pasensya ka na talaga, Jade. Sana'y mapatawad mo kami. Unti-unting lumaragasa sa mga mata ni Jade ang luha. Imbes na sagutin pa ang mama niya, pinatay na lang niya ang linya. Hindi niya kinaya ang nalaman niya. Pakiramdam niya ay unti-unting nadurog ang puso niya nang malamang naglaho na lang na parang bula ang perang inipo nila para pangtubos sana sa bahay nila. Samantala, halos maistatwa si Oliver nang marinig ang lahat ng iyon. Nakaramdam siya ng awa sa babae dahil kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagkadismaya habang patuloy na umiiyak. Gusto niyang i-comfort ito pero baka kung ano pang isipin ito sa kanya. Nanatili na lang siya sa kinatatayuan habang tinititigan ang babae. Sa ilang segundong pagtitig dito, biglang may naisip na ideya si Oliver. Maganda ang babae at mukhang tama si Dave. Kailangan na niya sigurong maghanap ng mapapangasawa. Pero anak ang gusto niya, hindi asawa. Kung papayag ang babae na dalhin ito sa sinapupunay nito ang anak niya, bibigyan nito ng 5 milyon. Habang malalim ang iniisip, hindi na namalaya ni Oliver na tumayo na ang babae at naglakad na palabas. Kahit siksikan sa loob ng tren, sinundan niya pa rin ang babae. Hindi niya inalis ang mga mata niya rito, kahit hanggang sa makalabas na sila. Sinundan niya lamang iyon at hanggang sa bigla na lang itong tumigil at bumaling sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito ngayon, pero ang mga mata nito'y balot ng kalungkutan.
Wala akong mabibigay sa'yo. Walang buhay na tugon ng babae at nagpatuloy sa paglalakad. Pero dahil makulit si Oliver, sinundan niya pa rin ang babae. Can we talk? Habol niya rito. Humarap ang babae sa kanya. Ikaw yung nakatayo sa harapan ko kanina. Anong kailangan mo? Walang kakulay-kulay ang boses nito. Dama ni Oliver ang pinagdaanan nito. Di ako hold-upper, snatcher o kung anuman. Sinundan kita dahil may gusto lang akong i-alok sa'yo. Napakunot noo agad si Jade. Ano yun? Narinig ko na na-scam kayo ng 5 milyon. Gusto kitang tulungan. Kung papayag ka na dalhin ang anak ko sa sinapupunan mo, bibigyan kita ng 5 milyon. Natuwa si Jade. Huwag mo nga akong pinagbibiro. Hindi ka nakakatuwa. Iritadong anas ni Jade. Seryoso ako. Saad ni Oliver. Determinado talaga siya. Gusto mo akong buntisin, ganun ba? Tumungo si Oliver. Oo, ganun na nga. Dadalhin mo lang. After 9 months, you can leave. Pwede mo nang iwan sa akin ang bata. Please, I'm begging you. Dodoblehin ko ang bayad ko. Pumayag ka lang. Sandaling nag-isip si Jade. Tinignan niya mula paa hanggang ulo ang lalaki. Para kasing too good to be true ang alok niya. Pero base naman sa mukha ng lalaki, mukhang nagsasabi talaga ito ng totoo. Jade. Inangat ni Jade ang kamay niya. Jade ang pangalan ko. Ikaw, ano pangalan mo? I'm Oliver. At tinanggap ni Oliver ang kamay niya. Tinatanggap mo na ba ang alok ko? Tanong niya pa. Gusto kong pag-usapan natin ng masinsinan iyan. Ayoko ng ganito lang. Sure. Pwede tayong mag-usap sa isang coffee shop. Tumango lang si Jade bilang tugon kay Oliver. Samantalang si Oliver naman ay inaya si Jade sa pinakamalapit na coffee shop. Umorder muna sila ng kape bago ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Bakit hindi ka nalang mag-asawa? Tanong ni Jade matapos sumipsip sa kanyang kape. Ayokong mag-asawa. Kaagad na tugon ni Oliver. I hate women. Ano ito pa? Mabilis na napakunot noo si Jade sa tinura ng lalaki. Bakit naman? Nagkaroon tuloy siya ng interes kay Oliver. I am traumatized. Bumuntong hininga si Oliver bago nagpatuloy sa pagsasalita. Niloko ako ng ex ko at natatakot akong magmahal muli. Paano kung masaktan ako ulit? Siyempre, kailangan mong piliin iyong babaeng mahal mo rin. Iyang babaeng hindi ka lolokohin. Marami namang babae na hindi katulad ng ex mo. Wika ni Jade. Sunod-sunod na umiling si Oliver. Mas okay nga sa akin ang tumandang walang asawa. All I want now is to have my own child. Muling sumipsip si Jade sa kanyang kape at halos 1 minuto ang pinasadahan ng tingin si Oliver bago nagsalita. Tinatanggap ko na ang alok mo. Kailan natin sisimulan? Pikit matang tinanggap ni Jade ang alok ni Oliver dahil sa matinding pangangailangan. Kailangan na nilang matubos ang bahay nila sa lalong madaling panahon, kaya kahit ano ay handa siyang tanggapin. Tapos, naskam pa sila kaya halos pagsuklaban ng langit at lupa si Jade kanina. Nanghina siya. May tanong ako. May boyfriend ka na ba? Ayoko magkaroon ng conflict itong gagawin natin. Bahagyang natawa si Jade. Wala akong boyfriend at... Napakagatlabi si Jade. At virgin pa ako. Namilog agad ang mga mata ni Oliver sabay sunod na napalunok. Oh, I didn't ask that part. Virgin pa ako kaya hindi mo kailangang mag-alala. Wala pang nakakagalaw sa akin. Hindi ko kasi priority ngayon na magkaroon ng boyfriend dahil busy ako sa pagtatrabaho. Pwede na tayong magsimula mamayang gabi. We can do it in my condo. Pagkatapos, iaabot ko na rin sa iyo ang bayad ko. Mamayang gabi na agad? Gulat na tanong ni Jade. Kailan mo ba gusto? Pwede namang bukas o sa makalawa. Kailangan ko munang magpahinga. Kakagaling ko lang kasi sa shift ko. Sure, you can do it tomorrow night. Pwede bang makuha ang cellphone number mo? Kaagad na tumango si Jade, kaya naman mabilis na dinukot ni Oliver ang cellphone sa kaniyang bulsa. Nang abutin niya iyon kay Jade, tinipan nito agad ang numero sa cellphone niya bago ibinalik sa kanya. One last question. Sigurado ka na ba? Paninigurado ni Oliver kay Jade. Kailangan namang matubos ang bahay namin, kaya kahit ano, tatanggapin ko. Wala na ang pera namin. Hindi ko alam kung paano ako makakapagsimula. It's a yes.
Sunod-sunod na tumango si Oliver. Sandali pa silang nag-usap ni Jade bago tuluyang nagpaalam ang babae sa kanya. Sinundan ng mga mata niya ang papalayong bulto nito hanggang sa tuluyan na itong mawala. Malapad ang ngiti sa labi ni Oliver ng sandaling iyon. Hindi na siya makapaghintay para bukas. Gusto na niyang matapos ang araw na ito. Ilang minuto pang nanatili si Oliver sa coffee shop bago niya napagdesisyonan na umuwi. Pasensya na talaga, Jade. Hindi namin inakala na lulukohin kami ni Bestie. Pagkapasok pa lang ni Jade sa bahay nila, bumungad agad sa kanya ang mama niyang hilam ang mga mata. Ma, wala na po tayong magagawa. Ang kailangan po natin gawin ngayon ay ipademanda yung kaibigan niyo. Nakagawa na po ako ng paraan. Matutubos na rin po natin itong bahay. Saan ka nakadilihensya, anak? Nagtatakang tanong ng mama niya. Bumuga ng marahas na hangin sa bibig si Jade bago sinagot ang mama. Nangutang po ako. Huwag niyo na po itanong kung kanino. Sige po, aakyat na po ako sa kwarto ko. At para makapapahinga na po ako, may shift pa po ako mamaya. Hindi na hinintay ni Jade na makasagot ang mama niya. Pumanhik na siya sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Nang makarating, kaagad ibinagsak ni Jade ang sarili sa kama at tumitig sa kisame. Iniisip niya kung tama bang tinanggap niya ang alok ni Oliver. 10 milyon. Saan ka makakakuha ng 10 milyon ngayon? Kailangan lang niyang magbuntis sa anak ni Oliver at dalhin iyon sa sinapupunan niya sa loob ng 9 na buwan. Wala nang pagpipilian pa si Jade ngayon. Bahala na kung anong mangyayari. Hindi na namalaya ni Jade ang oras. Dumating na naman ang oras ng pagtatrabaho niya. Pumasok siya ng gabi, samantalang ang iba niyang katrabaho ay pauwi na. At dahil sa napagkasunduan nilang dalawa ni Oliver, nagpaalam siya sa supervisor niya na hindi siya makakapasok sa susunod na gabi. Pumayag naman kaagad ito, kaya naging smooth ang pagtatrabaho ni Jade hanggang sa matapos ang shift niya. Kaagad siyang umuwi sa kanilang bahay at nagpahinga. Nang magising siya, hapon na. Sakto namang nag-ingay ang cellphone niya kaya kinuha niya iyon at nang makitang may tumatawag, sinagot niya agad iyon. Hello? Sino to? Bungad niya. It's Oliver, Jade. Oliver, ikaw pala. Magkita tayo Ayala Triangle Gardens. I'll see you there at exactly 8 p.m. Sige, sige. See you there, Jade. Malambing na wika ni Oliver bago nito pinatay ang tawag. Natatuwang na pailing si Jade. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at humikab. Kahit maaga pa, naghanda na siya. At dahil ito ang kauna-unahan niyang pakikipagtalik, sinigurado ni Jade na malinis ang buo niyang katawan. Nagkudkod siya para maganda at presentable siya sa paningin ni Oliver. Kinagabihan, pasado alas 7:30, walang paalam na lumisan si Jade sa kanilang bahay. At dahil malapit lang ang Ayala Triangle Gardens, nakarating agad doon si Jade. Nakaupo siya sa bench habang lumilingalinga. Halo-halo ang nararamdaman niya ngayon. Kinakabahan at natatakot siya. Nanginginig din ang mga tuhod niya ng sandaling iyon. Maya-maya pa ay isang sedan ang tumigil sa harap niya. Bumaba ang binata ng passenger seat at ibinungad doon si Oliver. Dali-daling lumapit si Jade rito, pero kaagad siyang napakunot noo nang makita ang mukha nito. Bahagya iyong namumula at ang mga mata nito'y namumugto. Anong nangyari sa iyo, Oliver? Nagtatakang tanong ni Jade sa lalaking nakangiti sa kanya. I'm fine, Jade. You don't need to worry. Let's go. Napailing na lang si Jade at pumasok sa loob ng kotse ni Oliver. At nang kukunin na niya ang seatbelt, bigla iyong kinuha ni Oliver at ito na mismo ang nagkabit noon sa kanya. At dahil halos magdikit na ang mga katawan nila sa isa't isa, hindi mapigilang maamoy ni Jade ang lalaki. Tama nga siya ng hinala. Lasing nga ito. Ipagbukas na lang kaya natin, Oliver. Lasing ka. Baka maaksidente tayo. Di ako lasing. Giit ni Oliver. Nakainom lang. Don't worry. Safe ka sa akin. Nakapagmaneho nga ako papunta rito. Pabalik pa kaya? May pagmamalaking ngumisi ang lalaki bago nito minaobra ang sasakyan. Napalunok na lang si Jade ng sandaling iyon.
Kahit may nararamdamang takot sa pagkataon niya, pikit mata na lang niyang hinayaan si Oliver sa pagmamaneho. At sa gitna ng pagmamaneho nito, bigla itong may inilapag sa hita niya. Chocolate iyon. Maliit lang at isang kagatan lang. Anong gagawin ko rito? Kainin mo. Nag-aalangan pa sa una si Jade, pero sa huli, kinain din naman niya. Natahimik na ang isa't isa ng sandaling iyon. At para hindi maburyo, inaaliw ni Jade ang sarili sa pagmasid sa labas. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang nag-init si Jade. Bukas naman ang aircon ng kotse ni Oliver, pero bakit ang init ng pakiramdam niya? Pinagpapawisan siya ng malamig ng sandaling iyon at wala siyang ibang ginawa kundi ang lumunok ng lumunok. Mas lalo pa siyang nag-init sa tuwing sinusulyapan niya si Oliver. Ang init! Asik ni Jade. Napangisi si Oliver ng sandaling iyon at imbes na pansinin ang babae, hinayaan niya lang ito. Halos hindi mapakali si Jade ng oras na iyon hanggang sa tuluyan na silang makarating sa condo unit ni Oliver. Hinubad ni Jade ang suot niyang jacket dahil mas lalo siyang nakaramdam ng init. Pero hindi pa rin iyon sapat. Mas lalo siyang nag-init. Hindi na mawari ng babae kung ano ang gagawin niya ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung bakit init na init ako. Patuloy lang sa pag-asik si Jade ng sandaling iyon hanggang sa may mamataan siya sa kama. Kinuha niya iyon at napagtanto niyang mga chocolate iyon na katulad din ng ibinigay ni Oliver sa kanya kanina. Binasa niya kung anong klaseng tsokolate iyon at napamulagat siya nang mapagtanto na niya. Oliver! Sigaw ni Jade. Yes, Jade? At walang ano-anoy, niyakap siya ni Oliver mula sa likuran niya at napaawang siya nang may maramdamang tumutusok sa puwetan niya. Pumihit si Jade rito at mas lalo siyang napaawang nang mapagtanto niyang hubot-hubad na si Oliver ngayon. Bakit mo ko pinakain ito? Tanong niya. Mumisi si Oliver at sinapo ang pisngi niya. Bahagya itong lumapit sa kanya at halos madaling na si Jade ng sandaling iyon. Napalunok na naman si Jade. Kakaiba ang nararamdaman niya at mas lalong tumaas ang antas ng init na nararamdaman ng buo niyang katawan. Maya-maya pa ay inilapit ni Oliver ang bibig nito sa tenga niya. Let's start. Nang-aakit na sambit nito bago walang pasabing pinaulanan siya ng mapusok na halik. Kaagad na dala si Jade kaya sinagot niya agad ito. Pareho silang naging mapusok ng oras na iyon. Hanggang sa pareho na silang walang saplot at nag-iisa sa malawak na kama ni Oliver. Kinabukasan, naalimpungatan si Jade mula sa pagkakatulog nang tumama sa mukha niya ang sinag ng araw. Bahagyan niyang inipod ang ulo niya bago iminulat ang mga mata. At saka lamang niya napagtanto na bukas ang bintana. Bumaba siya sa kama at sinaraduhan iyon. Pabalik na siya ng kama nang maramdaman niya ang sarili na ni isang tela sa katawan ay wala. Kaagad niyang hinila ang kumot at itinabing iyon sa buong katawan niya. Naalala niya iyong nangyari sa kanilang dalawa ni Oliver kagabi. Pero nasaan na ito ngayon? Bakit wala ito? Oliver? Tawag ni Jade sa pangalan ng lalaki. Subalit walang tumutugon sa kanya. Kaya naman lumabas siya ng kwarto na balot pa rin ng kumot ang katawan. Nagtungo siya sa sala ngunit hindi niya ito nakita. Napailing si Jade at dinako ang kusina. At sa lamesa, may namataan siya. Nilapitan niya iyon at kinuha ang maliit na papel na may nakasulat. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Kailangan ko kasing umalis na maaga at may kliyente pa akong kailangan kitain. Don't worry, hindi naman kita tatakasan. Nandyan na rin yung cheque. Eh. Thank you, Jade. I had fun last night. Kinuha ni Jade ang cheque na nasa lamesa at tinignan iyon. Mabilis na naging emosyonal ang babae nang makitang hindi siya binigo ni Oliver. Katulad ng usapan, nakatala sa cheque ang halagang ipinangako nito. 10 milyon ang nakatala sa cheque kaya halos hindi magkamayaw ang puso ni Jade ng sandaling iyon. Matutubos na rin nila ang bahay nila. Sa wakas. Dala ang cheque, bumalik si Jade sa kwarto at nagbihis.
Matapos magbihis, lumabas na rin siya ng unit ni Oliver. At habang nasa elevator, dinukot niya ang cellphone sa bulsa niya at nagpadala ng liham kay Oliver. Salamat, Oliver. Aniya. Ilang segundo lang ang nakakalipas, nakatanggap agad siya ng reply mula rito. You're welcome. Huwag mong kalimutan ni yung napag-usapan natin kagabi. Napangiti na lang si Jade at imbes na replyan pa si Oliver, ibinalik na lamang niya ang cellphone sa bulsa. Nang bumukas ang pinto ng elevator, kaagad na dinako ni Jade ang exit. Sumakay siya sa taxi pauwi ng kanilang bahay. Nang araw ring iyon, naproseso na nila ang pagtubos ng bahay nila. Magandang balita iyon para sa pamilya ni Jade at sa wakas, naibalik na rin ang rights ng bahay nila sa kanila. Masayang masaya si Jade at sobra ang pasasalamat niya kay Oliver dahil kung wala ito, baka kung saan na sila pupulutin ngayon. Saan ka nakahiram ng pera, Jade? Tanong ng papa niya nang makauwi sila sa kanilang bahay. Sa kaibigan ko po, papa. Tugon niya. Walang balak na ipaalam ni Jade kung saan talaga galing ang perang iyon dahil ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang ginawa niya. Hindi niya kaya. Wala siyang lakas ng loob. Sabihin mo sa kanya salamat. Huwag ka mo siyang mag-alala dahil ibabalik din natin iyon sa kanya. Mag-iipon kami ng mama mo, Jade. Tumango si Jade sa papa niya. Ang papa niya ang nagmamay-ari ng isang welding shop samantalang ang mama naman niya ay nakatoka para alagaan ang dalawa niyang kapatid. Panganay si Jade. Ang sumunod sa kanya ay nasa kolehiyo na. At ang bunso nila ay 10 taong gulang at nag-aaral pa din. Bilang panganay, responsibilidad ni Jade ang suportahan ang mga kapatid niya. At dahil may shift pa siya mamayang gabi, nagpahinga na si Jade. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at makalipas ang ilang araw, may nararamdaman na siyang kakaiba sa kanyang katawan. Palagi siyang nahihilo, palagi siyang nagsusuka, at minsan ay gusto niyang nakahilata lang. Alam niyang isa na yung sintomas. At katulad ng usapan nilang dalawa ni Oliver ng gabing may nangyari sa kanila na kapag nakaramdam na siya ng sintomas ng pagbubuntis, nagtungo siya sa condo unit nito dala ang dalawang pregnancy test na binili niya sa isang pharmacy. Kinakabahan ngayon si Jade. Hindi siya mapakali habang pareho nilang hinihintay ni Oliver ang magiging resulta ng dalawang pregnancy test. Nanlamig din si Jade ng sandaling iyon habang sigu-sigundong napapalunok. Makalipas pa ang ilang minuto, sinilip nila ang dalawang pregnancy test na nasa kama at sabay silang napumulagat nang makita ang resulta. Positive! Wala sa huwisyong anas ni Jade. Buntis ka! Yes! Buntis ka! Puno ng galak na saad ni Oliver at walang ano-ano ay binuhat siya nito at inikot. Natuwa si Jade sa naging reaksyon ng lalaki at makalipas ang ilang segundo, ibinaba na siya nito. Pero napasinghap agad si Jade nang bigla siyang siilin ni Oliver ng isang halik. Nagulat si Jade sa ginawa ng lalaki. Oliver? Yes, Jade? Kita pa rin sa mukha ni Oliver ang kasiyahan. Napalunok si Jade. Bakit mo ko hinalikan? Tanong niya. Oh, sorry. Hindi ko sinasadya. Bahagyang umatras si Oliver sa kanya. Ang usapan natin ay dadalhin ko lang ang anak mo. Pero ano to? Gulong-gulo si Jade dahil may kakaiba sa kinikilos ni Oliver ngayon. Ang usapan lang ay dadalhin lang niya ang anak nito. Pagkatapos niyang iluwal, kakalimutan na nila ang isa't isa. Si Oliver pa mismo ang nagsabi na no strings attached. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi sila pwedeng mahulog sa isa't isa. Pero bakit ganito siya ngayon? I'm sorry. Nadala lang ako. Napayuko si Oliver. Ngayong buntis na ako. Ano nang plano? Pag-iiba ni Jade ng usapan. Bumuntong hininga si Oliver bago nagsalita. Nothing. Pwede nating ipagpatuloy ang buhay natin. Paano kapag lumaki ang tiyan ko? Tanong ni Jade. Dito ka natitira para maalagaan kita. Alam ba ng pamilya mo itong ginawa mo? Mabilis na umiling si Jade. Hindi. Wala akong balak na sabihin sa kanila.
Ayokong malaman nila na iyong perang ipinangtubo sa bahay namin ay galing sa'yo. Natatakot ako. San ka natatakot? Naguguluhang tanong ni Oliver. Natatakot ako na baka isipin nila na ang dumi-dumi ko, na nagawa kong ibenta ang dignidad ko para sa pera. Bahagyang lumapit si Oliver kay Jade. Maiintindihan ka naman nila siguro. Ginawa mo ang parte mo bilang anak nila. Kaya bakit kailangan mong matakot? Tumulo ang ilang butil ng luha sa mga mata ni Jade. Natatakot akong mahusgahan. Napailing si Oliver. Tuluyan na niyang idinikit ang katawan niya kay Jade at niyakap ng mahigpit. Nandito lang ako, Jade. Ani pa ni Oliver. Hindi na nakapagsalita pa si Jade ng sandaling iyon. Natagpuan na lang niya ang sarili na sinasagot ang yakap ni Oliver sa kanya. At dahil buntis si Jade, nag-request siya na kung maaari ay palitan ang shift niya. Pumayag naman ang supervisor niya at imbis na panggabi, naging pang-umaga na ang pasok niya. Mula umaga hanggang hapon ang schedule niya. Anong nangyari at nagpalit ka ng shift mo? Nagtatakang tanong ni Nori, isa sa mga ka-office mate niya na katabi lang niya. Ano kasi, medyo hindi ko na kasi kaya yung graveyard shift kaya nag-request na ako. Puyat kasi ang kalaban ko riyan. Sabagay, may punto ka naman. Kailangan pa rin natin alagaan ang kalusugan natin dahil sabi nga nila, nasa huli ang pagsasisi, di ba? Sumang-ayon si Jade kay Nori sa pamamagitan ng pagtango. Walang katotohanan ang sinabi niya rito. Ang pagbubuntis niya ang rason kaya nag-file siya ng request. At ang tanging supervisor at manager lang niya ang may alam sa katotohanan. Nagpatuloy na si Jade sa pagtatrabaho at nang matapos ang maghapon niyang shift, lumisan na rin siya ng kumpanya. Pero habang naglalakad siya palabas ng gusali, bigla niyang nakasalubong ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Bahagya siyang yumuko upang magbigay ng respeto dito. Good afternoon po, Mr. Santibanez. Bati ni Jade rito. Good afternoon. Ingat ka sa pag-uwi mo. Kung hindi siya nagkakamali, may katandaan na si Mr. Santibanez. Mga nasa 50 na yata ito at bali-balitang ipapamana na nito ang kumpanya nito sa nag-iisa nitong anak. Nginitian lamang ni Jade si Mr. Santibanez at nagpatuloy na sa paglalakad hanggang sa makalabas na siya ng gusali. Kaagad niyang dinako ang MRT para makauwi na. Sa kabilang dako naman, halos hindi maka-imik si Oliver nang sabihin ng dad niya na ibibigay na ito sa kanya ang kumpanya. I'm 55, Oliver. Sa tingin ko, oras na para ibigay ko sa iyo ang kumpanya. Alam ko naman na kaya mong pamahalaan iyon. Matalino ka. Anong dad niya? Nasa living area sila ng sandaling iyon. Are you sure about that, Dad? Paninigurado pa ni Oliver. Yes, matagal ko ng plano ito. Kanino ko pa ba ibibigay ang kumpanya? Ikaw lang naman ang anak namin ng mommy mo. Thanks, Dad. I will take care of your company. I will not disappoint you. I can multitask. Hindi ko pa rin iiwan ang pagiging architect ko. That's good. Kung may oras ka, pwede kang bumisita. Tumango lamang si Oliver. Nagpaalam na rin siya sa dad niya dahil may kailangan siyang asikasuhin sa isa niyang kliyente. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang palayo rito nang bigla nitong tawagin ang pangalan niya. Nakakunot noong hinarap ni Oliver ang dad niya. Bakit, Dad? Sandali pa siyang tinignan nito bago nagsalita. Alam mo naman na patanda na kami ng mommy mo. Ang gusto lang namin ay makita kang bumubuo ng pamilya mo. Anak, hindi ka pa ba handang mag-asawa? Bumuntong hininga si Oliver. Soon, Dad. Kailan pa? Kapag patay na kami? Malinaw kay Oliver na mataas ang expectation ng magulang niya pagdating sa pag-aasawa dahil siya lang ang kaisa-isang anak ng mga ito. Dad. Lumapit si Oliver sa dad niya at tinapik ang balikat ito. I think I found her. Who? Nakakunot noong tanong nito. Ngumiti si Oliver. Ang mamahalin ko habang buhay. Tugon niya na nagpagulat sa dad niya. Kailan naman siya namin makikilala ng mommy mo? Dama ni Oliver ang excitement sa boses ng dad niya. Bahagyang natawa si Oliver. Pahanap muna ako ng pagkakataon, Dad.
wala pa akong lakas ng loob para umamin sa kanya. Happy for you, Oliver. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Oliver mula sa kanyang dad. Kaya naman, niyakap din niya ito. At bago pa man sila maging emosyonal, nagpaalam na si Oliver dahil malilate na siya sa meeting niya sa isang client. Dala niya ang mga design na ipapakita niya rito. Naging maayos naman ang simpleng meeting at naaprubahan ng kliyente niya ang mga design na ginawa niya para sa proyekto nito. Your designs are great! Wika ni Engineer Henry, isa sa mga katrabaho niya sa proyekto. Appreciated. Nakangiting pasasalamat ni Oliver kay Henry. Sandali pa silang nag-usap bago sila naghiwalay. Wala na namang gagawin ngayon si Oliver, kaya naman umuwi na lang siya sa kondo niya para magpahinga. Pero habang nagpapahinga, bigla niyang naalala si Jade. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang numero ni Jade, pero sa kasamaang palad ay hindi siya nito sinasagot. Naiiling na napabuntong hininga si Oliver ng sandaling iyon bago ipinikit ang mga mata. At dahil wala namang trabaho si Oliver kinabukasan, napagdesisyonan niyang bumisita sa kumpanya ng dad niya. Sa kabilang dako naman, nasa cafeteria si Jade ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya at kasama niya si Nori habang nagkakape sila. Totoo na talagang chismis, Jade! Napalingon si Jade kay Nori. Ang alin? Na hindi na si Mr. Santibanez ang magiging boss ng 24/7 Express? Oo! Balita ko, isang buwan na nakatakdang ilipat sa pangalan ng anak niya ang kumpanya. Naku, sana hindi terror iyong anak niya. Mabait naman si Mr. Santibanez. Siguradong mabait din ang anak ni. Hindi pa man natatapos ni Jade ang iba pang sasabihin nang may bigla siyang nakita sa hindi kalayuan. Hindi siya maaaring magkamali dahil si Oliver iyon. Anong ginagawa ng lalaking iyon dito? Napatayo siya sa kanyang kinatatayuan at nang makita siya nito, nagulat din ito. Kasama nito ang sekretarya ni Mr. Santibanez ng sandaling iyon. Bakas ang gulat sa mukha ni Jade ng sandaling iyon habang si Oliver naman ay hindi makapaniwala na matatagpuan niya ang babae sa kumpanyang pag-aari ng dad niya. Sinenyasan niya itong sumunod sa kanya kaya naman sandaling nagpaalam si Jade kay Nori at pasikretong sinundan si Oliver. Pinaalis muna ni Oliver ang sekretarya ng dad niya para walang makakita sa kanilang dalawa ni Jade na magkasama. Pareho silang sumakay ng elevator. Wala silang imik sa isa't isa. Hanggang sa matagpuan na nila ang mga sarili sa rooftop. Solo lang nila ang lugar ng sandaling iyon. Dito ko nagtatrabaho? Hindi makapaniwalang tanong ni Oliver kay Jade. Oo, magdadalawang taon na ako rito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Anak ako ni Oscar Santibanez. I'm Oliver Santibanez. Pag-aari ni Daddy tong kumpanyang to. Hindi makapaniwalang umiling si Jade. Ang liit talaga ng mundo. Dito pa talaga tayo pagtatagpuin dalawa. What's your work here? Tanong ni Oliver. I work in the customer service area. Tumango si Oliver. Oh, wow. What a small world. Nga pala, kumusta nang tiyan mo? Ayos ka lang ba? May nararamdaman ka bang kakaiba? Sabihin mo lang sa akin, Jade. Ayos lang ako, Oliver. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Good. Call me if you need anything. Tumango lang si Jade na natili pa sila ng ilang minuto sa rooftop at maya-maya pa ay napagdesisyonan na nilang pumanaog at naghiwalay na parang walang nangyari. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan na malaya na lang ni Jade na 7 buwan na siyang buntis at dahil may kalakihan na ang tiyan niya, napagdesisyonan na ni Oliver na patirahin muna siya sa farmhouse ng pamilya nito kasama ang mayordomang si Manang Sonia. Pansamantala munang tumigil si Jade sa pagtatrabaho at babalik na lang siya kapag naipanganak na niya ang anak ni Oliver. Ilang buwan na siyang nasa probinsya at sa katunayan ay namimiss na ni Jade ang pamilya niya. Nagpaalam siya sa mga ito na magbabakasyon lang siya. Dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakapagdesisyon si Jade. Wala pa siyang lakas na sabihin ang katotohanan sa mga ito. Dahil natatakot siyang mahusgahan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Malapit na niyang iluwal ang anak ni Oliver. Pagkatapos, kakalimutan na nila ang isa't isa. Masakit para kay Jade iyon, pero iyon ang napag-usapan nila at wala siyang balak
nasirain ni Yon. Sa loob ng maraming buwan, inalagaan siya ni Oliver na parang asawa na ang turing nito sa kanya. At dahil nasa syudad ang lalaki at siya'y nasa Laguna, dalawang beses lang sa isang linggo kung bumisita ito. Hindi naman iyon issue para kay Jade dahil katuwang naman niya si Manang Sonia sa araw-araw at inaalagaan din siya dito dahil iyon ang bilin ni Oliver dito. Ang alagaan siya. Miss mo na ba si Sir Oliver? Untag ni Manang Sonia kay Jade na nakatanaw sa labas ng bintana. Humarap si Jade sa matanda. Ano po ibig niyong sabihin, Manang Sonia? Natatawang tanong ni Jade sa matanda. Alam naman nito ang katotohanan. Alam nito na walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Oliver. Dahil dinadala lang niya ang anak nito sa sinapupunan niya. Iyon lang. Alam ko ang sitwasyon niyong dalawa. Kaya huwag mo nang ipagkaila. Matanda na ako, Jade. At kitang-kita ko sa mga mata mo na hinahanap mo si Sir Oliver. Bakit hindi na lang kayo maging asawa, total, at buntis ka sa anak niya? Kahit matanda, ang tabil pa rin ang dila nito. Wala po sa usapan namin niyan, Manang Sonia. Ang usapan po namin ay dadalhin ko lang ang anak niya at kapag nailuwal ko na, aalis na ako. Sus! Baka sa huli, kayo pa rin. Pero seryosong tanong, Jade. Minahal mo na ba si Sir Oliver? Hindi po. Mabilis na sagot ni Jade kapag Kuan ay bumalik sa pagtanaw sa labas. Pero iyon ay isa lamang malaking kasinungalingan sapagkat mahal na ni Jade si Oliver. Sinubukan naman niyang pigilan ang puso niya pero dahil sa pag-aalaga nito, mas lalo siyang nahulog dito. Iba ang pagtrato nito sa kanya. Parang asawa ang turing nito sa kanya. Ilang buwan na rin tinatago ni Jade ang nararamdaman niya at wala siyang balak na ibulgar ang katotohanan dahil natatakot siya. Natatakot siya na baka isipin ni Oliver na nag-a-assume lang siya. Natatakot rin siya dahil galit ito sa mga babae dahil sa ginawa ng ex nito sa kanya. Maraming tanong si Jade. Paano kung hindi siya tanggapin ni Oliver? Paano kung ipagtabuyan siya nito kapag umamin siya? Kaya napagdesisyonan na lang niyang ilihim ang nararamdaman dito. Hindi pa naman niya nailuluwal ang anak ni Oliver, nasasaktan na agad siya. Hindi niya yata kakayanin na lumisan at iwanan ang anak niya kay Oliver. Madudurog ang puso niya. Kinagabihan, bumisita si Oliver dala ang isang basket ng iba't ibang klaseng prutas. Kamusta ka, Jade? Tanong nito. Nasa hapag sila at kasalukuyang naghahapunan. Ayos lang naman ako, Oliver. Nakayukong sagot ni Jade sa lalaki. Are you sure? Mukhang hindi ka okay. Tell me the truth. Ayos lang talaga ako, Oliver. Wala lang akong ganang kumain ngayon. Pakiramdam ko kasi ay busog na ako. Paano ko hindi mabubusog? Eh kanina ka pang inom ng tubig. Natawa si Oliver ng sandaling iyon. Sorry. Wala talaga kasi akong ganang kumain ngayon. Tumayo si Oliver mula sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Sandali siya nitong tinignan bago ito lumuhod sa tabihan niya at sinapo ang maumbok ng tiyan. Take care of yourself, Jade. For my baby. Pabulong na anas nito at hinalikan ang tiyan niya. Hindi makahingan ng maayos si Jade ng sandaling iyon dahil sa lapit ni Oliver sa kanya. Natatakot siya at baka marinig nito ang malakas na pagpintig ng puso niya ngayon. Mahal na talaga niya ito at kahit anong kontrol sa sarili, hindi niya magawa. Bukod sa gwapo si Oliver, mabait pa ito. Sinong hindi mahuhulog sa ganoong lalaki? Bilang na lang ang mga lalaking katulad ni Oliver. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na si Oliver at bumalik sa upuan nito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang anak ko. Gusto ko na siyang mayakap at mahalikan. Puno ng pagkasabik na tura ni Oliver. Lalaki ang anak nito at nasa maayos na kondisyon ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Aminado siyang wala siyang karapatan sa bata dahil bayad siya. Pero hindi pa rin maiwasan ni Jade ang malungkot. Natatakot siyang mangulila. Nang matapos ang hapunan, pumanhik na si Jade sa kwarto niya. Samantalang si Oliver naman ay lumabas ng bahay dala ang isang bote ng beer. Kaagad na yumakap sa kanya ang malamig na hangin.
bahagya siyang lumayo sa farmhouse at tumupo sa Dayami. Paano niya sasabihin ang nararamdaman niya para kay Jade? Mahal na niya ang babae. Simula nang may nangyari sa kanilang dalawa, nakaramdam si Oliver ng pagmamahal kay Jade. Natatakot siyang magsabi dahil naalala niya iyong naging reaksyon nito nang halikan siya nito. Hindi gusto ni Jade iyon. Kaya ngayon ay halos wala siyang lakas na magsabi ng nararamdaman niya para rito. Gusto niyang maging asawa si Jade at maging magulang ng anak nila. Ayaw niyang umalis ito. Ayos lang sa kanyang hindi masunod ang kasunduan nila noon. Maging masaya lang silang dalawa. It was unexpected. Hindi niya akala na mahuhulog agad siya kay Jade. Noong makita niya ito sa loob ng tren, nagkaroon na agad siya ng interes dito. Hindi lang naman anak ang habol niya sa babae. Gusto niya rin itong makasama habang buhay pero paano niya sasabihin ang nararamdaman niya para rito? Paano at saan siya magsisimula? Sunod-sunod na lang na napailing si Oliver at inubos na ang beer na dala niya. Nang maubos, bumalik na siya sa farmhouse. Dinako niya ang kwarto ng babae at nabataan niya itong mahimbing na natutulog. Lumapit siya rito at umupo sa tabi nito. Pinakititigan niya ang magandang mukha nito at hindi na niya namalaya na dahan-dahan na niyang inilapit ang mukha niya rito hanggang sa mahalikan na niya ito sa noon nito. Mahal kita, Jade. Mahal na kita. Bulong niya bago lumabas ng kwarto at nagtungo sa sarili niyang silid. Nang sumapit ang kinabukasan, nagpaalam na si Oliver kay Jade. Subalit hindi pa man nakakaalis ang lalaki, bakas na agad ang kalungkutan sa mukha ng babae. Bakit malungkot ka, Jade? Nag-aalalang tanong ni Oliver sa babae. Are you okay? Aniya pa. Aalis ka na? Dama ni Oliver ang kalungkutan sa tinig ng babae ng sandaling iyon. Yeah, I will. Tugon ni Oliver. Kailangan kong pamahalaan ng kumpanya ni Dad, Jade. Kaya kailangan kong umalis. Aniya pa. Pero mas lalong naging malungkot si Jade sa oras na iyon. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at naglakad palabas ng bahay habang si Oliver naman ay sumunod sa kanya. What's wrong? Mas lalong nag-alala si Oliver dahil sa inakto ni Jade. Wala. Sige na, umalis ka na. Ayaw mo ba akong umalis? Pwede naman. Ayokong abalahin ka, Oliver. Kaya sige na, umalis ka na. Mas mahalaga pa yung kumpanya kaysa sa akin. Walang kakulay-kulay ang tagpong iyon. Balot na balot iyon ang kadiliman. Hindi mawari ni Oliver kung bakit ganito ang inakto ni Jade. Ngayon lang ito naging ganito sa kanya, kaya naninibago siya para sa babae. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Oliver kapag Juan ay ibinaba ang bag na hawak niya sa isang bangkito. At hinubad ang coat niyang suot, tsaka isinabit iyon sa isang upuan. Hindi na ako aalis. Dito lang ako, sa tabi mo. Salamat. Masayang tura ni Jade habang tinatago ang kilig na nararamdaman para sa lalaki. Dito ka lang. Tatawagan ko lang yung sekretarya ko. Nang tumango si Jade, napagtiun na si Oliver. Hindi may pagkakaila ang kasiyahan sa mukha ni Jade habang tinitignan ang papalayong bulto ni Oliver. Aminado siyang namumula na ang magkabilang pisngi niya dahil sa kilig. Masaya lang siya dahil kahit mahalaga ang kumpanya nito, mas pinili pa rin itong manatili sa tabi niya. Kahit anak lang naman niya ang mahalaga sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. Dumating na ang araw ng kapanganakan ni Jade. Nagle-labor na ngayon si Jade. Halos sigu-sigundo siyang umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya habang hinihintay ang paglabas ng anak ni Oliver sa sinapupunan niya. Nakahiga si Jade sa hospital bed habang si Oliver naman ay nakatayo sa tabi niya. Pinapagaan nito ang pakiramdam niya. Maya-maya pa ay dumating na ang oras na ilalabas na niya ang anak. Sunod-sunod ang pag-ire ni Jade ng sandaling iyon para mailabas ang bata sa loob niya. Push! 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 Utos ng doktor kay Jade na kaagad naman niyang ginawa. Habang umiire,
Naglalabas ng sunod-sunod na sigaw si Jade sa kanyang lalamunan. Tagaktak na siya ng pawis ng sandaling iyon at kahit nanghihina, sinusunod pa rin niya ang utos ng doktor sa kanya. At makalipas pa ang ilang minuto, sa wakas ay nailuwal na rin ni Jade ang anak niya. Rinig na rinig ni Jade ang pag-iyak nito na ikinangiti niya ng malapad. Samantalang si Oliver naman ay hindi mapigilang maging emosyonal habang tinitignan ang anak niya na hawak-hawak ng doktor. Naluluha siya ng sandaling iyon. Gusto mong ikaw ang magputol ng pusad niya? Tanong ng doktor sa kanya. Mabilis na tumango si Oliver. Kinuha niya ang gunting na inabot ng doktor sa kanya at ginupit ang pusod ng anak niya. Mas lalo pa siyang naging emosyonal dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Tumulo ang ilang butil ng luha sa mga mata niya. Nilinisan nila ang kanyang anak at nang inabot nila iyon sa kanya, kaagad iyong tinanggap ni Oliver. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lamang siya sa mukha ng anak niya na tumahan na mula sa pag-iyak kanina. Oliver, mahinang sa Ate Jade pero sapat na para marinig ni Oliver. Bumaling si Oliver kay Jade. Gusto mong hawakan? Tanong niya. Tumango si Jade kaya ipinatong agad ni Oliver ang anak nila sa dibdib nito na agad namang hinawakan ni Jade. Kamukha mo. Malungkot na anas ni Jade. Anong pangalan niya? Tanong pa ni Jade. Elijah. Mabilis tatugon ni Oliver kay Jade. Kay gandang pangalan. Alagaan mo siya ng mabuti, Oliver. Huwag mong pababayaan si Elijah. Mahalin mo siya. Mahalin mo siya ng buong buo. Kinuha ni Oliver si Elijah kay Jade at inabot iyon sa isang nurse. Huwag mong sabihin na yan, Jade. Aalis na ako, Oliver. Iyon naman ang napag-usapan natin, di ba? Dadalhin ko lang ang anak mo. Pagkatapos, aalis na ako. Ayokong sirain ang kasunduan natin, Oliver. Naluluhang litanya pa ni Jade habang nakatitig sa mukha ni Oliver. Sinisira ko na ang kasunduan natin. Hindi ka aalis. Walang aalis sa atin, okay? Bakit? Suminghot si Oliver bago sinagot si Jade. Dahil mahal kita, Jade. Mahal kita. Simula nang buuin natin si Elijah, nakaramdam na ako. Sa tuwing nakikita kita, mas lalo akong nauhulog sa'yo. Please, huwag kang umalis. Palakihin natin nang magkasama si Elijah. Napapikit si Jade at tuluyan nang bumagsak ang luha niya. Mahal din kita, Oliver. Pag-amin niya. Nang sabihin iyon ni Jade, gumaan bigla ang pakiramdam niya. Matagal na niyang itinatago ang katotohanan iyon at ngayon, lumuwag na ang pakiramdam niya. Sabi ko na nga ba eh, pareho lang tayong matigas sa isa't isa. Kung umamin na tayo sa isa't isa noon, hindi na natin kailangan magtago. Tatawagan ko na ang magulang ko, Jade. Kailangan na nilang malaman ang totoo. Sigurado ako na excited na sila dahil matagal na nilang gustong magkaasawa at magkaanak ako. Pagkatapos mo, ako naman ang tatawag sa magulang ko. Sa Ate Jade. Nakangiting tumango si Oliver at masuyong hinalikan ang noo ng babae bago dinukot ang cellphone sa bulsa upang tawagan ang magulang niya para masabi na ang magandang balita na isa sa mga pinakahihintay ng mga ito. Matagal na naming itinutulak si Oliver na mag-asawa na. Siya lang kasi ang anak namin, kaya ganoon kaming mag-asawa. At masaya kami ngayon dahil sa wakas, nakahanap na rin siya ng tamang babae. Sambit ng ama ni Oliver. Kasalukuyan silang nasa bahay ng mga Santibanias at nagtatanghalian. Nasa dining area sila at kasama ni Oliver ang mommy at daddy niya, samantalang kasama naman ni Jade ang mama at papa niya. Ilang araw na rin ang nakalipas mula nang iluwal ni Jade ang anak nilang dalawa ni Oliver na si Elijah. Nang malaman ng pamilya niya ang katotohanan, sumugod agad ang mga ito sa ospital kung saan siya naka-admit at doon na sinabi ng dalawa ang lahat. Kabaliktaran ang nangyari sa inaasahan ni Jade noon dahil imbes na makatanggap siya ng sermon o panghuhusga, masaya pa ang magulang niya sa kanya, sa kanilang dalawa ni Oliver at kay Elijah. Ganoon din ang mag-asawang Santibanez, maluwag na tinanggap ng mag-asawa si Jade.
Walang naging hadlang sa kanilang dalawa kaya nagpatuloy sila sa pagmamahalan at kung noon ay tinatago lang nila ang nararamdaman nila sa bawat isa, ngayon ay halos minuminuto nilang ipinapakita sa isa't isa. Mabait naman ang anak namin, Oscar. Kaya nakakasiguro ako na hindi magagawang sakta ni Jade si Oliver. Nakangiting linta niya pa ni Renato, papa ni Jade. Kita ko naman, Renato. Nang makita ko si Jade ng araw na iyon, alam ko na hindi niya sasaktan ang anak namin. Di ba, Laura? Baling ni Oscar sa asawa nitong si Laura. Tumango si Laura. Oo, parang ako lang si Jade noon. Tignan niyo kami, magtatatlong dekada nang magkasama. I'm sure na magtatagal din kayong dalawa, Jade at Oliver. Ang ganda ng lahi niyo, Laura. Manang-mana sa inyo si Oliver. Saad ng mama ni Jade. Parehong natawa ang mag-asawang Santibanez. Salamat sa compliment, Janice. Si Laura. Nagkatitigan ang mag-asawang De La Cruz bago nagsalita si Renato. Kailan nakasal? Kaagad na nagkatitigan sina Jade at Oliver. Ipinatong ni Oliver ang kanyang palad sa palad ni Jade na nakapatong sa hita nito at bahagya iyong hinimas. Napagdesisyonan po namin na sa civil muna kami magpapakasal. Kapag lumaki na sa Elijah, tsaka na kami magpapakasal sa simbahan. Gusto kasi namin maging ring bearer ang anak namin. Si Oliver na ang sumagot. Pwede na nating iproseso ang mga kailangang iproseso para maikasal na kaagad kayo sa civil. Halata ang pagkasabik sa boses ng dad ni Oliver ng sandaling iyon. Tutulungan namin kayo. Saan naman ni Laura? Susuportahan namin kayo sa mga bagay na gusto niyo kapag alam namin na makakabuti iyon sa inyong dalawa. Wika ni Renato. Huwag lang kayong mahiyang magsabi. Mga magulang niyo kami. Ano bang ginagawa ng magulang? Hindi ba't suportahan ang kanilang mga anak? Si Janice. Parehong tumango sina Jade at Oliver. Sobrang saya nila dahil suportado sila ng kanilang mga magulang. Pakiramdam tuloy nila'y napakaswerte at napaka-espesyal nila. May maganda nga pala akong balita sa iyo, Jade. Nahuli na si Bestie. Hindi lang pala tayo ang na-scam niya. Marami pang iba. Imporma ng mama ni Jade sa kanya. Talaga po? Bagay lang po siyang makulong dahil scammer siya. Muntikan pang mawala ang bahay natin. Mabuti na lang at nandito si Oliver. At binalingan ni Jade si Oliver at nginitian nito ng malapad. Salamat, Oliver. Wika pa ni Jade. Nakangiting tumango si Oliver at hinalikan nito ang likod ng palad ni Jade na ikinangiti ng babae. At dahil sa kagustuhan ng mga magulang nila na ikasal agad silang dalawa, inayos na nila agad ang lahat hanggang sa maikasal na sila sa civil. Nagkaroon ng magarbong selebrasyon sa bahay ng mga Santibanez at maraming mga dumalo. Sinalubong ang mag-asawang Jade at Oliver ng mga bati. Congratulations, bro! Hindi ko inakala na susundan mo na ako. Magkakaroon na rin ng kinakapatid si Daniel. Bunga ni Dave kay Oliver. Thanks, bro. It was unexpected. Tugon ni Oliver sa kaibigan. Halika nga! Gusto ko makita ng iba nating kaibigan. Jade, pwede mong mahiram ko muna si Oliver? Sige lang, Dave. Huwag mo lang ibabalik ng lasing, ha? Natatawang sambit ni Jade na ikinanguso ni Oliver. Inaya na ni Dave si Oliver patungo sa lamesa ng mga kaibigan nito. Samantala, nang papasok na si Jade sa loob ng bahay, biglang may tumawag ng pangalan niya sa likuran at nang harapin niya iyon, nakita niya ang biyanan niyang lalaki. Dad! Tawag ni Jade rito. Pwede ka bang makausap, Jade? Sure, Dad. Ano pong pag-uusapan natin? Tungkol sa inyong dalawa ni Oliver. Gusto ko lang magpasalamat at tinatanggap mo ang anak ko sa buhay mo. Matagal na kitang nakikita sa kumpanya at alam kong mabait kang bata. Kaya nang makita kita sa ospital, alam kong ikaw na ang para kay Oliver. Huwag kang mag-alala. Mabait ang anak ko. Hindi ka niya sasaktan. Nagmana kasi yan sa akin. Tignan mo, nagtagal kami ni Laura. Ngumiti nang malapad si Jade. Mahal ko po si Oliver, Dad. At maluwag po sa puso ko na tinanggap siya. Kita ko naman po kung anong klase siyang lalaki noon pa man. Mabait po siya. Kaya nga po ako nahulog sa kanya eh. Inalagaan niya po ako.
Hindi iba ang turing niya sa akin kaya karapat-dapat lang na mahalin ng katulad ni Oliver. Litanya pa ni Jade sa biyanan. At ipakita niyo lang ang affection ninyo sa isa't isa. I swear, magtatagal kayo. If may problema kayo, huwag kayong mahiyang magsabi sa amin. Opo, Dad. Tatangu-tangong sagot ni Jade. Isang mahigpit na yakap ang natanggap niya mula sa biyanan. At makalipas ang ilang segundo, humiwalay na rin ito. Nakalimutan kong sabihin. Welcome to our clan, Jade. You're now a Santibanez. Ako na nga po si Jade D. Santibanez. It fits on you. Ang sabi ng kakarating lang na si Laura. Niyakap nito si Jade. Congratulations sa inyong dalawa ni Oliver. Masaya ako para sa inyo. Anito pa. Salamat po, Mom. Puno ng galak na bulalas ni Jade. Magaan ang pakiramdam niya dahil tanggap na talaga siya sa pamilyang ito. At hindi sasayangin ni Jade ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga ito. Habang buhay niya iyong panghahawakan at iingatan. Sa kabilang dako naman, emosyonal na niyakap ni Oliver ang papa ni Jade nang bigyan siya nito ng karapatan kay Jade. Iingatan ko po si Jade. Di ko po siya pababayaan. Mamahalin ko po siya habang buhay. Pangako po yan pa. Wika ni Oliver. Tumango ang mag-asawa sa kanya at siya naman ang niyakap ng mga ito. Salamat, Oliver. Sambit ng biyanan niyang babae at sunod-sunod nitong pinagtatapik ang likod niya. Lumipas ang 2 taon kasabay ng paglaki ni Elijah, ikinasal na sina Jade at Oliver sa simbahan. Si Dave ang best man ni Oliver, samantalang si Jasmine naman, kapatid ni Jade, ang nagsilbing maid of honor. Hindi mapakali si Oliver habang hinihintay ang mapapangasawa niya. Nasa tabi na niya si Dave at pilit nitong pinapakalma ang loob niya. Pero kahit anong gawin ni Oliver ay hindi niya magawa. Kinakabahan siya habang sigu-sigundong sumisilip sa kanyang relo. Chill ko lang bro, dadating din si Jade. Tura ni Dave tsaka tinapik nito ang likuran niya. Kinakabahan ako bro. Litanya pa ni Oliver habang nakatanaw sa malaking pinto ng simbahan. Isa-isa nang naglalakad ang mga principal sponsor nila ng sandaling iyon. Hindi nakatuon ang atensyon ni Oliver sa mga iyon dahil hinihintay niya si Jade na kahapon niya pang hindi nakikita o nakakausap man lang. Hindi mo kailangan kabahan, Oliver. Hintayin mo lang, papasok na si Jade. Pilit pa rin siyang pinapakalma ng kaibigan pero mas lalong kinakabahan si Oliver sa tuwing lumilipas ang segundong hindi pa rin niya nakikita ang mahal niya. It's Elijah, Oliver. Napaka-cute niya. Anang Dave dahilan para mapatingin siya sa gitna. Kaagad na sumilay ng malapad na ngiti sa mga labi ni Oliver nang makita ang anak niya na naglalakad palapit sa kanila. Habang hawak ang isang maliit na puting unan kung saan nakalagay ang mga singsing. Ngiting-ngiti lang si Oliver ng sandaling iyon at hindi na niya namalayan na natapos na ang paglalakad ng mga abay nila. Unti-unti nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan at mula roon, bumungad sa kanya ang napakaganda niyang mapapangasawa. Napakaganda ni Jade sa suot nitong puting wedding dress. Maya-maya pa ay naglakad na si Jade patungo sa altar at kasama nito ang papa nito. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni na Jade at Oliver ngayon. Hindi magkamayaw ang puso ni Jade habang naglalakad palapit sa altar kasama ang unang lalaking nakilala at minahal niya sa buong buhay niya, ang papa niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nakalapit na rin si na Jade at Oliver. Kaagad na nagmano si Oliver sa papa niya. Kita ni Jade ang kasiyahan sa mukha ni Oliver ng sandaling iyon. Maraming salamat po, Papa. Mangiyak-ngiyak na wika ni Oliver. Oliver, anak, kapag nagkaroon kayo ng problema ng anak ko, ayusin niyo kaagad. At kung dumating ka man sa punto na hindi mo na mahal ang anak ko, pakiusap, ibalik mo lang siya sa amin. Saad ng papa ni Jade. Sunod-sunod na umiling si Oliver. Hindi po yan mangyayari, Papa. Hindi po mawawala ang pagmamahal ko kay Jade. Mamahalin ko po rin po siya
kahit pareho na pong maputi ang buhok namin. Di ba, babe? Nakangiting tumango si Jade. Pangako yan, Oliver. Pangako po, Papa. At mahigpit na niyakap ni Oliver ang kanyang biyanan. Matapos ang emosyonal na tagpong iyon, inuha ni Oliver ang kamay ni Jade at hinalikan ang likod noon bago ito inaya sa harap mismo ng altar. Ang gandang-ganda mo, Jade. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong mundo. Sambit ni Oliver. Nambola ka pa, Oliver. Nakangising sambit ni Jade. Nagsasabi ako ng totoo, babe. Ngumiti si Jade. Ikaw, napakagwapo mo rin sa suot mong barong. Bagay na bagay sa'yo. Sus, nambola ka pa. Puntisin kaya kita dyan. Pastos, nasa bahay tayo ng Diyos, oh. Sermon ni Jade kay Oliver. Peace, baby. I love you. I hate you. Saad ni Jade at sinundan niyon ng pag-irap. Natawa na lang si Oliver ng oras na iyon. Nagsimula na ang sagradong seremonya. Nagpalitan na rin sila ng mga vow. At nang sabihin ng pari kay Oliver na, "You may now kiss the bride." Walang pag-aatubiling inangat ni Oliver ang belong nakatabing sa mukha ni Jade at sinunggaban ito ng isang matamis na halik. Sunod-sunod ang palakpakan ng sandaling iyon at nang matapos ang halikan ni na Jade at Oliver, humarap sila sa mga tao. Kita nila sa mukha ng mga ito ang kasiyahan. Hindi mapigilang maging emosyonal ni Jade sa sandaling iyon. Napaiyak na siya dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa buhay niya. Hindi niya inaasahan sa alok ni Oliver, mahahanap nila ang pag-ibig sa isa't isa. Matapos ang kasal, imbes na dumiretso sa reception, lumipad sina Jade at Oliver patungo sa Boracay para sa kanilang honeymoon. Doon nila ginawa ang magiging kapatid ni Elijah. Sana babae naman. Sambit ni Oliver. Nakahiga sila ngayon sa kama habang may nakatabing na kumot sa kanilang mga hubad na katawan. Sana nga. Kung babae, ano ipapangalan mo? Tanong ni Jade's asawa. Olivia. Olivia ang gusto kong ipangalan sa kanya. Ha? Hindi mo man lang ba siya hahaluan ang pangalan ko? Nakabusangot na tanong ni Jade. Don't worry. Sa pangatlo nating anak, ikaw ang masusunod sa pangalan niya. Tapos, ako ulit. Tapos, ikaw ulit. Napaawang si Jade ng sandaling iyon. Balak mo bang bumuo ng isang team? Natatawa niyang tanong sa asawa. Why not? Sabi nga nila, the more, the merrier. Mas maganda kapag maraming anak. Kaya naman natin silang buhayin, di ba? Napaismid na lang si Jade. Ayos lang sana kung si Oliver ang mahihirapan sa tuwing manganganak siya. Pero hindi. Naiisip pa lang ni Jade, nahihirapan na agad siya. Pero bahala na si Batman. Sana makaya niya ang kagustuhan ni Oliver na magkaroon ng maraming anak. Ilang taon ang nakalipas. Liar! Napakunot noo agad si Jade nang marinig ang isang sigaw sa labas ng bahay nila. Nagpatiuna siya upang alamin kung sino iyon. Mula sa labas ng gate, nakita niya ang isang batang babae na kung susumahin ay mga nasa edad na 10 o 11 anyos. Nilapitan niya ang bata upang alamin kung bakit ito sumisigaw. Hi! May problema ba? Nakangiting bunga ni Jade sa bata. Sinungaling po si Elijah! Galit na saad ito. Ha? Napaawang si Jade. Anak ko si Elijah, paano mo nasabing sinungaling ang anak ko? Mahinahon pa niyang tanong para hindi tumatakot sa kanya. Pero teka, bago mo sagutin ang tanong ko, ano bang pangalan mo? I'm Trix. Sabi ni Elijah sa akin, love niya ako. Palagi niya po akong binibigyan ng chocolate. Then kanina po, nakita ko po siyang kausap si Pamela. Anong ibig mong sabihin? Naiiling na tanong ni Jade sa bata. Mom! Sigaw ng isang pamilyar na boses at nang balingan iyon ni Jade, nakita niya ang panganay ng anak na si Elijah. Don't mind her, Mom. Balog siya. I don't love her. She's just assuming. Napamulagat si Jade sa tinura nito, kaya hinarap niya ang batang babae at sinabing umuwi na ito. Nang mawala na ito, inaya niya si Elijah sa loob para kausapin ng mag-asawa. What?
Gulat at sambit ni Oliver nang malaman kay Jade ang balita. Bata ka pa, Elijah. Hindi ka pa pwedeng mag-girlfriend. Pwede kang magbahal. Pero hindi ka pwedeng mag-girlfriend, okay? 10 taon ka pa lang. Masyado ka pang bata para pumasok dyan. Paninermon pa ni Oliver sa anak. I love Pamela, Dad. Liligawan ko na po si... Ano? Sabay sigaw ng mag-asawa. Hindi mo pwedeng ligawan si Pamela, anak. Bata ka pa. Hindi ka po pwedeng pumasok sa ganyang klaseng sitwasyon. Bulalas ni Jade sa panganay niya. Elijah. Lumuhod si Oliver sa harap ng anak. Kung mahal mo talaga si Pamela, hihintayin mong lumaki kayong dalawa. Siguro kapag mga 18 ka na, pwede mo na siyang ligawan. Pero ngayon, I'm sorry son, pero bawal talaga. Nakangiting tumango si Elijah. Okay Dad, friends muna kami ni Pamela. Tumango si Oliver at niyakap ang anak. Samantalang si Jade naman ay nakahinga ng maluwag. Mabuti naman. Bulong niya habang sapo-sapo ang dibdib. Sa loob ng 8 taong pagsasama, maraming nangyari sa mga buhay nila. 4 na ang anak nila ngayon. Sumunod kay Elijah si Olivia na 7 taong gulang. At sumunod kay Olivia ang magkambal na sina Jaden at Jacqueline. Fraternal twins ang dalawa at 4 na taong gulang na sila. At ngayon, buntis na naman si Jade para sa 5 nilang anak ni Oliver. Masaya si Jade dahil hindi niya inakala na magiging ganito kasaya ang buhay niya kasama ang asawa niyang si Oliver. Utang na loob pa rin niya rito ang pagtulong nito sa kanila noon. Wala nang mahihiling pa si Jade kundi ang kaligtasan, katahimikan at kaayusan ng kanilang pamilya. Hindi nila iiwanan ang isa't isa dahil araw-araw ay ipinapakita nila ang pagmamahal nila sa bawat isa. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Endai Series. At dahil dyan, shout out to Vicky Migli from UAE! Hello din po to Mary Joy Tirasol from Qatar, Jocelyn Dava from Hong Kong, at Rempis Dunanali from Libon, Albay. Hi din po to Sharon Maglasang from Kuwait, Ina Meji from Singapore, at hello din to Lloyd Ananquil from Australia. Hi po to Rose Abubakar at Jessica Bilbar from Netherlands. Muli maraming pong salamat sa pagsubaybay sa Inday Series at naway abangan niyo po ang part 2 sa kwento na naman nila Elijah at Pamela sa susunod na istorya. Hanggang sa muli po!